Cyril. Hindi ko na kaya makasama yung mag-ina sa bahay. Sino mag-ina? Si Nene at si Aling Nena. Hindi lang dahil kay Mama, papalayasin ko na yung mga yan eh. Nay, pasensya na po kayo ah. Pati kayo nasigawan ni Gabby. Ewan ko ho ba, umiitin po talaga ang ulo niya ngayon eh. Baka po, na-pressure lang siya sa pag-aral. Tapos kinulit ko pa. Eh, sa bagay. Ganyan naman lahat ng mag-asawa. Hindi maiwasan, nagkakaimutan ng ulo minsan. Tsaka ano eh, bata pa kayo. Bago pa lang kayo magsasama. Siguro nga po, Nay. Ninibago pa kami sa isa't isa. Gabby, huwag mong gagawin yun. Unfair naman kay Nene at sa nanay niya na palalayasin mo sila dahil lang sa malunggay juice. Sumusobra na sa Aling Nena eh. Pati mga notes at mga libro ko, pinapakialaman. Pati mga damit. Pati oras ng uwi ko, pinapakialaman. Eh, talo pa niya si Mama eh. Tapos si Nene, kakampi sa kanya. Wala na akong kakampi sa bahay. Buti ka pa. Naintindihan mo ko. Nay, kailangan niyo po ba talagang umuwi? Eh, kung ako lang, gusto mo ba sumama ka na sa akin? Tama po bang iwanan ko si Gabby? Kung ako nga lang, gusto ko isama na kita, iuwi. Dahil ayoko nakikita na sasaktan ka. Pero para sa baby mo, hindi naman tamang mawalan siya ng ama. Dapat, hindi masira relasyon yon. Dapat buo ang pamilya. Nay, dito na lang ho kayo. Magsama-sama na lang tayo ni baby dito. Mahirap anak eh, kasi pag nagtagal ako dito, baka hindi ko mapigilan makialam ako. Ayoko na makadagdag. Ayoko makasira ng relasyon. Eh, nagmamahala naman kayo ni Gabby. Maitatawid niyo yung mga sarili ninyo. Ingatan mo yung sarili mo, ha? Tsaka yung baby dinadala mo, ha? Tsaka, oh, huwag mong kakalimutan. Yung paalala ni ano, ha? Yung sinasabi ni Ma Margarita, tulungan mo sa pag-aaral si Gabby, ha? Kung ayaw niyang inumin yung malunggay juice, ikaw na lang ang uminom, ha? Pampatalino yung pampalakas ng resistensya, pampalakas pa ng gatas. Ha? Uy, huwag mong kalimutan magdasal, ha? Sa tulong ng Diyos, walang imposible. Tandaan ka diyan, lakad, ha? Mag-ingat ka, alagaan mo sarili mo, ha? Tsaka yung baby mo, ha? Sino ka? Ano ko'y nakausap? Hindi naman kita kilala. Ako lang naman ang cool guy na magpapasese. Ano mo ang pangalan? Queen of Heart. Punta tayo sa party ng friend ko. Alam mo, may date akong kasama ngayon. Gusto ko sana ipakilala sa'yo eh. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. Miss! Miss! Thank you.
tinatawag niyo akong bobo? Alam niyo, Aling Nena, hindi naman namin kayo kailangan para bantayin kami dito eh. Mas okay pa kami nung wala kayo dito. Pala kayo. Hindi man lang kayo nagpasabi, Nay, na uuwi na kayo. Eh, kasi na-miss kita eh. Na-miss ko din ho kayo, Nay. Tara, Nay, pasok na ho tayo. Oo, sige, sige. Yari, may ginawa po ba sila sa'yo? Pinasama po ba nila yung loob mo? Wala. Kung ano-ano naman ang iniisip mo. Napagod lang ako sa biyahe. Ganun po ba, Nay? Akala ko po kasi... Thank you. Sa pag-aalala mo. I love you, Nay. Ate, kumusta na si Nanay? Eto, mabuti-buti na naman. Ikaw, kumusta ka na? Eto, mag-isa rito ko dito. Si Kuya Albert, busy sa school. Hindi ko na nga siya halos nakikita eh. Si Gabby naman, yun, parati pa rin akong dinededma. Palaging wala sa bahay. Pero hindi ko na iniisip kung saan siya pumupunta. Baka iyak lang ako ulit. Kawawa naman si Baby. Tagal kitang hinahanap. Kung saan-saan ako naganap para sa'yo. Dito lang pala kita makikita eh. Saan ka galing? Saan ka nagpupunta? Wait, ba't di kita nakikita sa school? Tsaka nung party, bigla kang nawala. Akala ko nga may kumidnap na sa'yo mas bapa pa sa'kin eh. Wait lang, saan ka nakatira? Ba't nandito ka? Wait, what's your name? See, I don't even know your name. Hello? Hindi ko masasagot ang mga tanong mo. Miss, wait! Wait! Stop! Stop! Bakit hindi? Simple lang naman yung mga tanong ko sa'yo ah. I just want to know you more. I just wanna be your friend. And friends do exchange information about themselves, right? Sorry, hindi kita pwedeng maging kaibigan. But wait! Stop! Stop moving, okay? There. Ba't hindi mo masagot? Galit ka ba sa akin? Dahil ba 'to sa nangyari last time? For that, I'm sorry. From now on, wala nang kikidnap sa'yo. Hindi na ako maglalaro ng poker na kasama kita. Stop! Ano ba? I won't hurt you. Stay there. Hindi mo sinasagot yung mga tanong ko. Hindi ka nagsasalita. You keep on walking away. And you won't even tell me why. At least let me be your friend. Sabihin mo sa akin yung kondisyon mo, and I'll follow it. Please? Dalawa lang naman ang kondisyon ko eh. Tell me. Una,
Kapag nagtanong ka ng kahit ano tungkol sa akin at hindi ko nagustuhan ang tanong mo, hindi ko sasagutin yun. Huwag mo pipilitin, ha? Pangalawa, may kita mo lang ako kapag gusto kong makipagkita sa'yo. Huwag mo kong susundan at huwag mo kong hahanapin. What? Anong klaseng kondisyon yan? Ano to, one-sided friendship? Kilala mo ba kung sino ako? Ano akala mo sa'yo, ha? Fine. You win. I'll follow your conditions. Let's be friends. Please? Friends. Friends. Siguro naman, papayag ka na sa akin magpalibre ng lunch. Manilibre ka? Bakit? Birthday mo ba? Wala lang. Masaya lang ako kasi finally, hanap na kita. Nako, nakakahiya naman sa'yo. Tsaka, pauwi na rin naman ako eh. Huwag ka na mahiya-hiya. Ako nang bahala sa'yo. Ano bang gusto mong kainin? Pizza? Pasta? Steak. You want steak? Para kaiba lang. Fish balls. Fish balls? Ang sarap talaga. Gusto mo? Sarap. Tignan mo, tignan mo. Dara. Rem. Dali-dali, masarap yan! O, diba? Sarap. Sarap? Gusto mo pa? Kumain ako man. Sige, ako na lang. Sarap! Okay, this is for you. Jojo, sobrang naman ito naman dito kamahal yung cellphone kung nawala eh. Okay na yan. Bibili na rin tayo ng kapalit. Might as well yung better one, di ba? Hala, sayra muna. Lalagay ka yung number ko. Ano matawagan mo ako anytime? To show how much my love for you unfolds through trouble and fear. Mukhang mahal pa? Tignan mo ako, para ma-save ko yung number mo. Alright! Hay na? Yep. Don't you know my love is here? Okay. Jojo, thank you talaga ha. Wala yun. Basta promise mo sa akin next time, sasama ka ulit sa poker game. Deal? Deal! My love is here for you. Ate, may cellphone na ako ulit. Oo, bigyan na bago kong kaibigan. Ang bait-bait niya nga eh. Ang ganda-ganda ng phone. High-tech na high-tech kasi nasa wala akong phone. Oo! Ate, usap tayo ulit. Dito na yung unggoy. Anong ulam? Ewan ko. Si Manang Cora. Ba't di pa siya nagluluto? Gutom na ako. Day off siya ngayon. Day off palang katulong eh. Ba't di ka nagluto? Di ba ikaw ang gutom? Ba't di ka magluto? Ayaw mo ako ipagluto? Sige! Sa ibang bahay ako kain.
Ikaw, nagtampo ka naman agad kay Nene. Baka ganun lang talaga pag buntis. Kasi natatandaan ko yung mami ko noon. Talaga hindi namin matansya yung ugali niya nung buntis siya eh. Huwag na natin pag-usapan si Nene. Nakawala na ako ng gana eh. Buti na masarap yung pagkain dito. Buti na lang nandito ka. Shoes? Okay na po bang gusto mo? Gusto mo ng dessert? Ah, hindi na. Hindi. Okay na to. Ne, si Gabby umuwi na ba? Oo. Pero umalis din siya. Baka na akin na Marissa. Di ba lagi naman sila magkasama? Kuya, kamusta na kayo ni Marissa? Honestly, ang gulo. Gusto niya mag-cool off muna kami. Ha? Bakit naman? Eh, nagtatampo siya sa akin eh. Ang busy ko daw. Sa school, sa debate team. I guess kasalanan ko rin. Ilang beses ko na nga gusto makipag-ayos sa kanya eh. Kaya lang, mukhang gusto muna niya mapag-isa. Kuya, alam mo kung mahal mo talaga si Marissa, huwag kang tumigil. Suyuin mo lang siya na suyuin. Huwag kang sumuko. Sige ka, baka pag hindi ka kumilos ngayon, mababalitaan mo na lang isang araw na napunta na siya sa iba. Kain ka lang sa ibang bahay. Ba't kinika ka ganyan? Nene, pwede ba? Huwag kang makulit. Muli at muli pwede ba? Umalis ka na? Please! Lahat ay malilimot mo. Ngunit hindi. Marissa! Ngunit hindi ang
blue.